Hello mga katrupa, welcome back to my YouTube channel. Muli po, Papa B, bumabati ng magandang araw sa inyong lahat, sa aking mga subaybay ng channel namin, kung saan man kayong naroon sa panig ng mundo. Magandang araw at sa mga supporters ng channel ng RA Glass, salamat. Ito naman po si Papa B, mayroon naman na papakitang videos, isang video na information kung paano pinanganak yung RA Glass, kung paano ma-establish o kung kailan na, kung gaano nakatagal yung RA Glass. Isa-isa natin hanggang sa abot ng aking magkaya. Ano ko sa inyo or i-inform ko sa inyo o paano ba sabihin yan, sasalaysay ko sa inyo. Uy, Tagalog yan, salaysay. Kung paano hanggang ngayon yung RA Glass andyan pa rin sa kabila ng pandemya, yung COVID. Pero bago magsalba mga katropa, paki-share naman, like ating YouTube channel. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, paki-subscribe na lang para sa susunod natin mga videos, palagi kayong updated. Tara, simulan na natin. Yung RA Glass kasi, yun acronym lang namin yan. Pero yung pinakang business name namin, yan talaga yung Raimundo Avenue Glass in Aluminum Supply and Service. Yun po yung naka-register sa amin sa DTI. Kung Raimundo Avenue Glass in Aluminum Supply, ginawa na, meron kasing nagkukan sa amin, nag-claim na napakahaba naman yung aming business name. So, ginawa namin ng acronym RA Glass. Yung R, representative ng Raimundo. Yung A, Avenue. Tapos Glass. Kaya RA Glass. Raimundo Avenue Glass. Kaya nabuo po yung RA Glass. Medyo sinortat namin. Yung Raimundo Avenue Glass in Aluminum Supply, original po kasi pinanganak yung RA Glass sa Pasig City. Which yung Raimundo Avenue Glass, isa po yan ng parang lugar, street. Kasi nung nag-apply po kami sa DTI, yung mga gusto namin na name, existing na. So, recommendation ng DTI officers, baka pwede namin ipangalan doon sa area kung saan na-approvean yung Raimundo Avenue Glass in Aluminum Supply and Service. Yun po yung one. Yun yung kaya na na-approvean, nakakuha kami ng permit sa DTI. Pero by the way po, yung RA Glass as a sole proprietor po yung pag-aari ni Papa B. Ito'y nagsimula po kami ng official's business way back 2008. At present, nakakagal, nakakahinga pa rin. Pero bago na official dineclare namin na 28, meron po kaming kwan eh. Meron kami tinatawag na dry run. Nag-dry run kami 2 years. Pinaaral namin kung paano pumasok sa business na glass. Kasi yung glass kasi, hindi naman basta-basta gusto mong pumasok. Pwede na eh. Kailan mong i-aral kasi more technical eh. Yan, construction or mga bahay, house, minsan office. Kaya hindi naman basta-basta gusto mong pumasok sa ganito business, okay na. Ayan, maipayo ko. Nagbabalak na pumasok sa ganitong industry. I-aral nyo muna. I-dry run nyo muna kung kaya nyo talagang i-handle. Sabagay, lahat naman ng business. Ang competition andyan. Kung maitatanong mo naman kay Papa B, kung paano o anong idea, kung paano nag-idea o paano pumasok si Papa B sa ganitong industry. Kasi bago kasi ako nag-open ng aking business, isa rin ako sa nangangamuhan din ako kung pumapasok niya ako sa company. Kasi sabi ko, medyo pag pumasok kasi sa company, eksaktuhan lang yung kan mo, yung income. Sabi ko, why? Minsan, pauwi na ako ng aking bahay galing sa office, meron ako nakikita ng mga tinatayong kan, tinatayong mga building, mga offices, bahay. Sabi ko, kailangan ng po nito ah. Kailangan nito ng glass. Sabi ko, why? Magtayo din kaya ako ng kwan. Tayo din kaya ako ng sarili kong business. Pero tanong pumasok sa isip ko, paano? Paano pumasok sa industry? Ano ba yung mga first move? Ano ba yung gagawin ko? So doon nagpasok na tatanong-tanong din tayo sa mga dati nang involved sa ganitong industry. At nakakuha tayong idea. Yun, kaya pumasok sa akin, sabi ko, try natin, mag-dry run muna kami. Kahit nung nag-dry run yung RA Glass,
katulong ko noon, yung lagi pang may bahay, may sweetheart. Papasok ako sa company namin. Pagbalik, pasok ako doon sa RA Glass. Gabi, inaaral ko yung aking kung paano gawin. Ano ba yung mga teknik para maka-conceive ka at mabuo mo at kapasok ka sa ganitong industry. Kaya nag-try kami ng 2 years. Medyo sakripisyo lang kasi papasok ka doon sa company mo. Pagbalik mo, pag-out mo sa company mo, papasok ka na naman sa iyong business. Talagang medyo madugo. Talagang tiyagaan. Sawa naman ng Diyos. Nung maka 1 year na siguro kaming ganun dry run ng aking may bahay, misis ko, kasi siya yung nagbabantay. Medyo mali. Sa buwan lang, sa bahay lang namin dry run. May nagkukuha-kuha na rin kami mga client. Sabi ko medyo may potential. Kaya yung first 1 year namin, trial and error, may lugi, may break even, may kita rin konti, pero talagang hindi ko kumikita talaga ng gusto. Saka napakahirap maghanap ng client. Pang 2 years namin, nakita kong medyo umaangat na yung aming kwan, umaangat na yung, sabi ko, yes! May potential itong kwan, itong business na to. Sa tulong siguro ng taas at sa sipag tulong ng may bahay at sa dedication ko na matutunan sa glass industry. Nakuha ko yung technique paano mapatakbo ng ganitong business industry. Kaya kung isasama ko pa yung aming dry run, tumatakbo na kami ngayon ng 15 years. Pero yung dry run po kasi may 2 years, hindi ko sinama. Kaya ngayon, matakbo kami ng 13 kasi officially nag-open kami ng 2008 at present kung bibilangin mo yan nasa 13 years ako ng RA Glass. Yung kwento ng RA Glass. Yan. Kung paano nabuo yung RA Glass. Sa ngayon, nung unag po kasi ang aking employee isa lang. Isa lang installer, tapos isang helper, plus ako. Yun lang. Kasi medyo mahirap kumuha kagad ng kone. Marami. Kasi una yung overhead cost. Mahirap na. Mga katropa, maraming salamat at sinamahan niyo ulit ako. Papasalamat ng marami si Papa B. At kung kayo mayroong comment, i-comment na lang sa ating page para lalo mapaganda pa natin ating videos. Pero in my heart, papasalamat ako at sinamahan niyo ako ngayon. Si Papa B, patuloy pa rin gagawa ng videos
hanggang sa mga kaya ni Papa Big, paliwanag natin kung anong kaganapan sa Realtas. Para maging update kayo sa aking YouTube channel, pakisubscribe mo lang sa amin para palagi kang updated sa mga bago namin videos. Bye-bye! Cheer! Kape muna tayo!